Magandang araw mga kaibigan, welcome back to my channel. Ngayon mga kaibigan ay gumawa kami ng sliding folding gate sa aming site. Bale, mabigyan katatapos lang namin siyang gawin. Bale, ang ginagawa na lang namin dito ay ginagrinder na lang namin yung mga pinagundingan at saka yung nililinis na lang para pipinturahan na naman namin. Ngayon mga kaibigan ay papakita ko sa inyo kung paano namin siya ginawa at kung ano mga materyales ang ating ginamit dito sa sliding folding gate nito. Ayan mga kaibigan. Bale mga kaibigan, ang laki ng ating gate niyan mga kaibigan ay 3 meters ang lapad niya, tapos ang taas niya is 220 cm ang taas. Kaya ang ginawa natin ay folding, lalang gusto ng mayari niyan ay makaminimize sa space. Kaya ang ginawa namin ay sliding folding. Kasi mga kaibigan, kung ano yan, kung dalawang panel lang yan na bubukasan ay nakaharang sa dito sa magkabilang tabi. Kaya ang ginawa natin ay folding para isang side lang siya ang kanyang, pag binukas siya, isang side lang ang kanyang, doon lang siya mag-ipon-ipon siya nakapol. Bali mga kaibigan, ang ginamit natin mga materials dito ay ang frame na ang ating gate mga kaibigan ay 1 by 1 and 1/4 na GI5 ginawa natin frame. Bali, apat na ang nagamit natin dyan mga kaibigan na frame ay apat na GI5. Tapos yung pinaka-design naman niya, yung angle bar na 1 by 1 yung mga kaibigan niya, kulay pula. Yun ang ginawa nating pinaka-design. Ang kanyang kapit ay pataob. Para. Kasi mga kaibigan, pag kayang ganyang kaya ganyan ginamit namin kasi ay ano na yan, kumbaga sa tibay, ay pang matagalan na, pang habang buhay na. Dahil hindi na ho yan, hindi na yan mabubutas kung kagaya ng tubular na pag nakailang taon, nabubutas na ng kalawang. Yan ang ginamit naming frame. Saka mga materyales. Ngayon mga kaibigan. Yan, naglagay tayo mga kaibigan ng yan, naglagay tayo ng gulong sa taas. Gulong yan, ang railing na nakakapit sa biga. Yan mga kaibigan, ang kanyang magsisilbing guide sa kapag ibubukas o sasara. Yan ang kanyang pinakang guide, yung kanyang gulong na yon. Para hindi siya po napaypay yung pagka. Kasi mga kaibigan, mataas siya rin. Taas itong gate na ito. Eh, pagka wala niyang gate sa taas, ay hahapa yan. Kaya kung pagka pinakasuporta din yan, ipay, naka yung para hindi humapay. Hindi na kanyang gate para sa kanyang, para maipold yung ating gate. And tapos naman sa ilalim mga kaibigan, meron din tayong gulong. Yan, nilagyan niya natin ng gulong at saka ng kanyang yan, may railing din siya. May railes, kumbaga sa tren mga kaibigan, nilagyan natin ng railes para kapag binubukas siya ay hindi siya natalon. Bali mga kaibigan, ganito ang mangyayari dyan kapag may binuksan natin yung gate. Yan. Yun yung sisilbing guide niya. Yun ang pinakang gulong niya. Tapos sa taas, ganun din siya. Ang kabit ng gulong niya mga kaibigan ay dun lang sa ano, sa bakit dun lang sa padalawang panel.
pagpanalan ng win para may pod yung isa. Kasi itong isang yan mga kaibigan, nakapold na ang ating pinto. Ngayon pag, pag nakabukas yung mga kaibigan, pag nakabukas siya ang gate, yan yung ating garahe. Pag nakabukas siya, yan doon, siya, doon lang siya sa isang tabi nakabukas. Kaya sa kagandahan mga kaibigan ng ganyang folding gate ay naka ano tayo ng space, nami-minimize natin yung space ng ating bahay. Kaya yun ang kagandahan pagka yung folding gate ang ating gagawin sa ating mga main gate. Ngayon, ang kabit kaibigan ng bali ang kabit ng ating cylindrical niyan. Kaibigan, ang kabit ng ating cylindrical niyan ay bali magkabila. Dito sa isang panel na ito, bali tatlong cylindrical ang ating ginamit. Sa ating gate, na ang laki niyan ay 5.8. Pwede mo sasarado mga kaibigan, ilahin lang natin itong sangar. Yan mga kaibigan. Bale, pag nakasarado siya, ganyan ang kanyang tayo. Yan mga kaibigan, papakita sa inyo na vlogging partner kung paano natin buksan yung ating sliding folding gate. Yan, buksan ng ating mga kaibigan kung paano gumagana yung ating gate. Ay, pagsapugin naman ang aking helper na ito. Mga kaibigan. May sarado na po. Nabukas na po yung ating gate. Kaya naman tatayo may sarado muli. Mga kaibigan, sana may nagustuhan niyo yung aking video na pinakita sa inyo. At kung may mga comment po kayo, i-comment nyo lang po sa baba. At huwag nyo pong, kung di pa ako nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po.